Halika't samahan ako na maranasan ang isang solid na raw moto camping sa gilid ng dagat in the midst of severe tropical storm, Christine. Makayanan nga ba natin ang camping na ito? Tara at samahan ako sa solid na experience na ito. At mabuti na lang may nadala akong support dito sa ano. Good morning world! Once again, Eli Motor. Andito na naman tayo sa isang raw moto camping. Unlike dun sa ating nakaraang video, tayo ay under the pine trees. Sa gubat tayo, somewhere in Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ngayon naman ay dagat naman tayo, mga kapatid. At tulad nga nung nakaraan nating video, nag-start pa lang po, hindi pa nakalanding during that time ang bagyong Christine. Pero ngayon ay sa pagkakataong ito, nandito tayo sa dagat at tayo po ay binabayo ng severe tropical storm Christine. At as expected ay maulan, mahangin, madulas, mahirap pag set up ng tarp at saka tent kasi nga alam natin na may bagyo. At kasama pala ulit natin si Direk. Bagyong Christine. Gusto natin maranasan kung ano experience ang meron sa buong magdamag dito habang tayo binabayo ng bagyo. Samahan nyo ako, mga kapatid, sabay nating danasin ang episode na ito dito sa gilid ng dagat, somewhere in Agno, Pangasinan. Ay, set up muna tayo ng ating kananga sa ulan. Sanay kayanin ito. Ay, grabe. Survival in the midst of the storm. Saglit lang oh, nakabuo na tayo ng ganito karaming tubig, ganun kalakas yung ulan. Lahat ng hirap na naranasan natin sa pag-setup ng tent kasi napakalakas ng hangin at ulan,
At halos hindi tayo magtagumpay na mag-set up ng ating tent. But still, we are doing it. Kasi nga, kailangan eh. Kailangan natin makapag-set up ng tarp at saka tent natin nang sa gayon meron tayo mapag-stayhan. At ang challenge dito ay ang pagluluto mamaya ng ating makakain kung paano. Pero let's do this! Camper tayo eh. Raw Moto Camper. Ayan yung loob ng ating tarpaulin. Sasayin muna tayo, saka tayo maghapunan, tapos mamaya na ako mag-set up ng tent pag natutulog na para hindi mabasa, ma-expose. Habang maliwanag pa konti ay i-secure natin yung paligid ng ating tent. Lagyan natin ng bato nang sa gayon ay hindi liparin mamaya, lalo pag lumakas pa lalo ang hangin. Sain muna tayo. Ready natin yung paligid para makakain tayo ng hapunan. Pahinga, tulog. Grabe yung basa. Wala pa naman akong dalang ekstrang pantalon. Tutulog tayo ngayon na naka-short. Grabe yung bugso ng hangin ngayon mga kapatid. As of ...5:45 in the evening, October 24. Wala kaming update, walang service dito eh oh. Kung nasana yung bagyo na yan. Grabe yung bugso ng hangin. Napakalakas. Buti na lang mga kaibigan, may dala ako nitong panggatong. Sana hindi inabot ng tubig sa loob. Ayan, ay basa, patay. Ito yung panggatong natin. Dala-dala ko to galing sa bahay. Tago natin ulit sa supot para bukas yan. Sana hindi mabasa. At ipapansak na natin. Tutusok natin yung dalawang Y para magsaing na tayo agad para makakain na. Meron tayong solid na ilaw oh. In courtesy of Direk, pambihira talaga. Hindi ko naman hiniling sa kanya yan. Meron naman akong ilaw din. Mahina nga ba? Mahihina yung ilaw pero kaya naman. Kanina yung namin ko kanina. Bago niya binigay yan. Salang. May nakuha kong salang doon sa pinagkampan natin doon sa Nueva Vizcaya. Nakaraan lang. May nadaanan ako. Kumuha ko ng konti. Shoutout pala sa dalawang watcher na alam ko from Vancouver, Canada.
si Piggy Bite at saka si Tay Tay Kokoy. Hindi ko na malala yung pangalan. Shoutout po sa inyo. Kanina ko lang nabasa yung comment niya. Nanonood siya galing Vancouver, Canada. Taga Pangasinan din siya. Sa mga kaka-tune in lang ng ating channel, welcome po sa inyo. Ang hiling ko po ay subscribe ang ating YouTube channel at i-like ang video kung nagugustuhan po ninyo, para ako na may gaganahan na gumawa pa ulit. Pero kahit naman di nyo ilalike eh, gagawin ko pa rin ito pala. Pagpasensyaan nyo na mga kapatid, dahil once a week lang ako nakakapag-upload. Siguro pwede rin dalawa, pero minsan lang mangyayari yan. Kadalasan talaga once a week lang. Kaya minsan lang naman ninyo ako panoorin sa isang linggo eh. Kaya panoorin nyo ako pag may upload ako. Salamat sa inyo. Hirap masindihan itong salam, nabasa kasi ito eh. Talaga. Wah. Pagyo ka lang, meron akong salam at saka ito yung kahoy. So nice, thank you Lord. Wah. Ano pa ngayon? Ay, ganda ng apoy oh, yan. Solid yan. Makakain na tayo. Nice. Oh, lakas ng hangin at saka alon ng tubig, pero sarap ng buhay natin dito. Sana'y makatulog tayo na maayos mamaya at di tayo babahain. Hindi naman tayo babahain kasi yung buhangin. Hindi tayo mababasa, no? Ito yung naiwi natin o baon ko? Baon ko yan bro. Direct G no? Sana makatulog tayo. Okay, makapagsain na at makakain. Binigyan tayo ng tuyo ni Direct. Isang piraso. Pero ang ulamin natin ngayon ay okra. Binigay ng lokal kanina. Kaibigan ni Direct lang din. Supposedly, bibili ako ng tuyo dyan sa bahayan din sa inaanan natin. Kaso meron naman na yung okra, so hindi na tayo bibili. Ito pala oh, panibagong gamit ko. Wow, meron na tayong ano, legit na yung lutuan natin ng camping oh. Hindi raw pwedeng paglutuan ng rice, pero subukan kong paglutuan ito. In courtesy of Derek Gino ulit. Bro, salamat. Yan, dala natin ulit yung ginawa nating kutsara doon sa last na camping. Tigas natin, hatiin natin to. Tayo nagpatumpik-tumpik. Ang dala natin ay ito, malakihan na. Sa kaya di tayo mabibitin sa tubig. Salang na natin.
matindi pala ng pakiramdam pagka ganitong nagka-camping ka na ang lakas ng ulan. Dati pinapaharap ko yung ano eh, ganitong camping, yung pang mabuta ka ng napakalakas na ulan. Itong dinanas natin ngayon, hindi lang ulan eh, hindi lang basta-basta ulan, kundi bagyo, severe tropical storm. Ang tindi, no? Hindi lang siya basta-basta ulan, hindi lang siya basta-basta rainforest moto camping, kundi talagang survival camping. Ayan, unti-unti nating tanggalan ng mga dahon na patay. At sa gayon eh, pag naglatag tayo ng tent at matulog eh, goods na goods. Luto naman na yung kanin natin. Iawin na natin tong tuyo. Pagkatapos nyan ay maglalaga tayo ng okra. Gagawa tayo ng sausawan. At alam mo na ang kasunod. Kain na tayo. Wow. Ito na yung magiging plato ko, mga kapatid. Ulit. Tapos na tayong kumain, so siyempre ang kasunod nyan ay matutulog na. Kaya lang masyado pang maaga, alas 8 pa lang, mga kaibigan. So ayoko naman mag set up na lang tent kasi baka lilipad pa rin lang din eh. Hintayin ko yung talagang aantukin na ako. Gagawin na lang natin ay sisibak tayo ng kahoy habang hinihintay natin yung antok. Nang sa gayon ay magawa naman tayo, no, para paggatong na rin natin bukas. Nakikita ko si Direk, talagang hirap yung tarp niya, laging nililipat. Di man ang makapunta dahil ayoko nang mag-raincoat. So bahala ka na dyan, bro. Nakaano kasi siya, exposed yung sa kanya, kaya talagang nagsuffer siya sa sa tarp niya, talaga challenging. Habang nagsisibak kang ganyan, nakarami ka na pala, hindi mo na malayan.
So set up na tayo ng matulugan, tapos tulog na. Wala tayong magawa eh. Diyan pa rin, hangin, lakas, tapos ulan. Sana nga eh, bukas wala na itong bagyo na ito. Tulog tayo sa basa na tent, basa na lupa, basang ano, mating. Pero kaya natin yan. Naidala ako mga strong jacket dito, pangsapin natin para ma-absorb yung tubig. Good night mga kapatid, see you tomorrow. At mabuti na lang may nadala akong support dito sa ano. Ayan, liwa ko siya dahil basa yung higaan natin, basa lahat. Meron akong to yung ano, ito yung coverall at saka itong jacket, kaso basa naman ito, sumipsip ng tubig, sumipsip ng tubig, kaya itong supot. Pero makakatulog pa rin tayo nito kasi may meron tong supot, buti na lang. Ayan, hindi ko alam kung anong oras na mga kaibigan, siguro mga let's say nasa 12 or 1. Palit na tayo dahil nag-rescue ako sa labas dahil nag-iba direksyon ng hangin kanina, galing dagat, ngayon dito galing na. So yung tarp nilipad si Direk, doon nag-ano na rin, evacuate na rin, nandito na siya, nasa tagong parte na, kanina exposed sa dagat. Ganun yung nangyari. Pero still nakatulog na ako actually. Nagising lang ako nung nag-evacuate si Direk, tapos nag-iba yung hangin. Kailangan kong ayusin yung aking tarp dahil nililipad na, exposed na tong tent, pinasok na ng tubig. Actually binaha na yun dyan eh. Yan o, saan na yun dyan, saan na yun, jacket ko basa na yan. Sana rin. Buti lang meron tong supot. Ito yung hinigang ko. So yung likod ko hindi nababasa. Yung paa lang, itong paahan lang. So far okay pa naman, tuyo pa naman ito. Pero dito ramdam mo yung basa. Mga kapatid, 3:03 na. At nagdesisyon kami na mag-impake na, dahil baka hindi kami makalabas dahil inabot na ng tubig dito. Nag-flush kanina ng konti, baka hindi na kami makalabas. Malala na yung ano talaga eh, malakas yung ulan eh. So impake na tayo, sibat na. At mukhang may kakatukin si Direk na lokal, baka pwede kami makapag-stay doon. Bilisang tirada na to. Evacuation tayo. Let's evacuate. Tiruin mo. Yan yung location ni Direk kanina. Yung tubig. Pumasok pa rin. Yan may bakas na sampa. Alis na tayo sa location mga kaibigan. Tingnan nyo yung daan, nagiging ilog na. Ewan ko lang sa daanan natin mga kapatid. Grabe lakas ng hangin.
Ito, dito kami nakituro. Kaibigan ni Indirek. Nakapahinga naman na tayo dito, nakakain na rin. Dito sa station ng kakilala ni Brother Gino, may-ari ng Il Mare. Hindi pa tumitigil itong hangin. Andiyan pa rin, buwabayo pa rin. Hindi ko alam kung anong update ng bagyo. Maraming salamat sa pagsama. Paano nga ba yan? Natapos na naman ang isang video. Thank you. Wala akong pita. Hanggang sa dulo ay sinamahan mo ako. At sana sa susunod na video natin ay samahan mo pa rin ako. Kung natapos mo ang video na ito, mula umpisa hanggang dulo, paki-comment naman. All is well.